wala kahit nakailang suyo, alam ko na. Ah, wala pa, di pa ako napuntang Divisoria. Sabi bilang ito nun, ha? Gawin ng motor, punta mo natin daan. A few inches later. At kakarating ko lang sa bahay. Ayan, binili ko para sa hood ng sasakyan. DIY lang din. Dahil yung dating insulator ng hood ng sasakyan namin, eh, may katasta ng ano, battery acid. So, nagkakaproblema yung battery ng sasakyan namin. Buhat ng kinakalawang yung ano, bakal na pinagkakabitan nung battery. Kailangan palitan. At kailangan ko na magawa ngayon yung lamesa dahil kailangan nang ipasok at ito may akyat sa second floor. So, unti-unting ko ngayon yan. A few inches later. Yan, at kailangan ko lang bumili ng diaper. Kaya ako ilalabas na naman ng bahay. Yan ang struggle ng pagiging isang tatay. Pero wala naman akong question doon or wala naman akong reklamo doon. So, obligasyon ko yun. Obligasyon nating mga tatay. Te, meron kayong small na ano, diaper? Salamat. At saka pala makakapag-focus sa aking kailangan gawin. So since nagawa ko na yung grinder, pwede ko nang ituloy yung pagtanggal dito sa drainage ng lababo at magawa ko na yung ilalim. So iniisip ko mga yung pipintura ko dito. Pero pinag-isipan ko rin kung sticker. For the meantime, sticker muna yung ilalagay ko. Umpisahan ko na. So, ito yung ilalagay ko sa edge ng lamesa. Bale, ito kasi kailangan ko siyang ma-bound dun sa gilid, sa ilalim yung isa. Tapos ito, kita nyo yung may kantuhan na yan. So, kailangan may pasok ko sa dito. Yan. So, gagamitan ko na lang ng grinder para hindi na ako magpukpok ng magpukpok. Thank you.
nakafit na siya. 2,000 years later. Puti-puti mo. Yan, so ay, lagay ko na yung paa niya. So, hindi na siya tagilid. At yan, kabilaan. Yan, so medyo tubid na siya. Pero yung part dito, since lagi siyang nababasa, siguro may naupod ng parte niyan. Kaya medyo tagilid siya. Pero madali na lang remedyohan yan. Bale, ito, lalagyan ko pa siya ng brace sa gilid. Baga yung framing niya. Sa area na to, para matakpan yung mga sira katulad niyan. Ang gagamitin ko yung pinagbaklasan namin ng ito, dati naming higaang kahoy. So, sakto na yan. Lalagay ko dyan mamaya. Sinacharge ko lang yung aming barena para mas madali yung kabit. Kasi nalobat kanina nung nag-screw ako dito sa bakal. Ayan. At 11 na po. Update lang dito sa ginagawa ko. Ayan, pantay na siya. Ayan, nilinisan ko yung bawat cabinet. Tapos yung drawer sa baba, papalitan ko ng drawer guide. Kasi bukbuwin na siya. Sa itong ilalim. Ayan, nalinis ko na rin siya. Pero kailangan talaga niya ng pintura. So, kailangan ko itong matapos ngayong gabi para bukas ipasok na namin ng kuya ko. 2 hours later. Ang oras ay alauna na po ng madaling araw at katatapos ko lang magligpit ng aking gamit. Sa kasamaang palad, hindi ko pa rin siya natapos. Pero nagawa ko naman siyang linisan. And so, nag-decide ako na pinturahan na lang yung loob para mawala yung amoy ng ipis. Then, ito yan, yung framing sa ilalim. Hindi pa nakatouch yan, nakasandal lang yan. Para matakpan yung mga butas. Tomorrow. Alas 9 na po ng umaga. Umpisaan ko na to. Habang maaga pa. Para matapos kagad ako. Day 4. At time check lang po tayo mga kaibigan. Alas 5 na po ng umaga at para sa inyong kaalaman, December 7 po ngayon, Lunes. Ayan, madilim pa sa labas. At totoo lang, medyo mahabang araw na lumipas. At ngayon ko lang siya natapos. Actually, pansamantala lang naman tong sticker na to. Dahil pangit naman kung magsa-celebrate kami ng Christmas and New Year nang hindi siya kaayaya tignan. So sa loob, ayan, thankfully, natuyo po yung quick dry enamel na pintura na nilagay ko. Pero medyo papasingawin ko pa siya para mas matuyo siya at hindi dumikit yung ilalagay namin sa loob niya. Kasi medyo konting sticky pa siya. Siguro sa pintura na lang yun. Pero ang mahalaga natuyo siya. Ayan. Ayan, kasama ko magpuyat. Mamaya tulog to. At ang sticker po na gamit ko is ito, wood. So, sa tindahan namin. Yay! Ito rin yung ginagamit ko sa pintuan, ganun. Sa wall. So, ang kagandahan sa kanya, water repellent siya. Water resistant. So, kahit mabasa siya ng mabasa, hindi siya basta-basta nasisira. Yun, para siyang plastic base or vinyl. Ganun, hindi ko sure kung anong term ang dapat kong gamitin doon. Pero ay nabahala doon. Yay! Yan. What do you want to say? Ayan, para pala sa gustong makita kung paano namin naiyakit to dito sa loob ng bahay, i-check nyo yung YouTube channel ni Alice J. Adriosla. Yes! So, may YouTube channel yung anak ko. Kung ano-ano lang yung pinapost dun na binivideo niya since nakikita na niya akong nagbe-video, ayun, natuto siya. Then, kami na lang yung nagpa-post dun. So, ito, pipinturahan ko pa to ng itim para mag-match siya dun sa kulay ng granite tiles.